Panginoon at pinain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Pinigin pa niya ang daming kadungan. Ilikha niya ang araw at buwan. Ilikha niya ang mga listat ibon, mga bubat at karagatan. Na isang banal at kapila, iin ng kanyang ngalan. Ang lahat ng ninikha niya ay mabuti. Nagyaman niya ng lubusan. Purihin niyo ang Panginoon sa kilalin ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ambay pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, nasa 23 tayo ng Oktobre at ngayon ay ikaapat na Miyerkules ng buwan ng Oktobre. At ngayon ating igunitain si San Juan Capistrano, isang Pransiskano. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong nalang sa loob ng Basilica Minor, Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. At ang ating intensyon para sa naapektuhan ng bagyong Christine. Ngayon, alalahanin rin natin ang ating mahal na Birhen Maria, ina ng laging saklulo, at ang ating santo na si San Juan Capistrano. Mga amin na mahal ko mga kapatid, sinasabi ni San Pablo sa sulat sa taga-Epeso na ipinapahayag sa kanya ang lihim ng panukala ng Diyos, ang misteryo na kanyang ipinapahayag sa mga hintel upang mga hintel ay maging bahagi din ng mga tagapagmana ng niligtas ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na laging handa sa pagdating ng Panginoon. At sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala at hindi laging handa sa pagdating ng Panginoon, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kayo isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng manghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kayo mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sula hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan.
ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala tulad ng nabanggit ko na sa dakong una. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyong nauunawaan ko ang hiwaga tungkol kay Kristo. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang mga hintil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginagawa niyang lingkod para sa mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito, ipahayag sa mga hintil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo. At ipaliwanag sa lahat kung paano isagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal ng panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin, tiwalang tiwala ako at walang muntimang pangamba, sapagkat ang puon ng lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan, malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa poon, siyang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa poon sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Tayo'y laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan niyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pabayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ang Panginoon, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamahalain ng kanyang Panginoon sa sambayan ito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain at karapatang panahon? Mapalad ang alipin yon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian ito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng alipin yon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parusahan niya, naparusahan siya ng Panginoon at sasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban, ito ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng bagay na narapat siyang parusahan ay tatanggap ng magaang parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. Ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Ngayon, 23 ng Oktobre, nasa ika-apat tayo na Miyerkules ng buwan ng Oktobre at Miyerkules ng ika-29 na linggo sa kanoong panahon ng palangtaon ng ating pagdiriwang. At atin pong ginugunita si Juan Capistrano at ang mahal na Birhen Maria, ina ng laging saklulo. Ang atin pong tema, kapag inyo pong napakinggan sa mga pagbasa, ay tungkol sa laging handa. Pakisabi sa katabi mo, handa ka. Handa dapat tayo. Kasi ang bagyo ay narito na si Christine at bumulusok na sa ibang lugar sa ating bayang Pilipinas. Maraming ulan, dito kukunti pa sa atin, pero sa ibang puok ng Pilipinas ay dapat maghanda. Pero higit pa sa mga paghandaan tungkol sa mga pangyayari, ay dapat nating paghandaan ang pagdating ng Panginoon. Sa salitang Hebreo, kakaiba po ang paghanda. Ang paghanda ay hayo makanim. Sa salitang koinuko na Griego ng ating mga pagbasa, ng unang pagbasa at sa unang pagbasa ay sa koinuko na Griego na istitimi.
pero nasalin sa Latin, stati parati. Ibig sabihin, lagi tayong handa, always ready. At paano ba maging tunay na handa? Ang tunay na handa ay kagaya ng sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa Taga-Episo, Kapitulo 3, versikulo 2 hanggang 12, na dapat alamin ang misteryo o lihim na panukala ng Diyos na tayo ay iniligtas ng ating Panginoon, pero hinahangad rin, inaasahan din na tayo maging responsable sa ating pagiging Kristiyano at magpahayag na ating pananalig sa Diyos. Sapagkat ang mga handa sa pagdating ng Panginoon ay nasabi naman sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 12, versikulo 2 hanggang 6, na ating napakinggan sa ating salmong tugunan, na ang Diyos ay nagliligtas. Kaya dapat tayong magalak na sumalok sa batis ng tagapagligtas natin na Diyos. Pero, hindi nasabi dito sa salmo, dapat bukas tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, handa tayo sa Panginoon. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 39 hanggang 48, ang mahalaga po dito ay ang sa versikulo 40 na sinasabi ng Panginoon na dapat humanda dahil hindi natin alam anong oras darating ang Panginoon sa ating buhay. Ang ating Panginoon ay dumating na salitang nagkatawang tao. Ang Panginoon ay darating lagi sa mga pangyayari sa buhay. Darating siya sa lahat ng sakramento, 7 sakramento sa buhay ng isang nananalig o nampalataya. Darating siya sa panahon ng ating pagdiriwang sa banal na misa. Darating siya sa mga panahon na tayo'y nagmamahal, naglilingkod, at nalangin sa Kanya. Ibig sabihin, nariyan ang Panginoon. Pero ang sinasabi ditong pagdating ay ang pagdating sa katapusan ng panahon na mayroong paghukom sapagkat tayo ay pagka-uwi natin sa tahanan ng Panginoon ay mayroong unang paghukom. Pero ang pinakahuling hukom ay dapat rin nating paghahandaan. Kaya ang paghahanda, maraming beses po na ulit sa Biblia. Sa Biblia, 542 times na ulit ang laging handa. Handa para sa Panginoon. Ibig sabihin, mahalaga ito. Pag ganun karami na ulit sa Biblia, 542. Paano ba maging handa sa pagdating ng Panginoon? Siyempre, kailangan na una sa lahat, ipanatag natin ang ating sarili. Pakisabi sa katabi mo, relax ka, sagot ka ng Pungisus Nazareno. Relax ka lang, sagot ka ng Pungisus Nazareno. Plakpakan po natin ang ating Pungisus Nazareno sapagkat sagot niya tayo. Pero dapat responsable tayo. At pag responsable tayo, kailangan handa tayo. Upang maging handa, dapat organisado tayo, una. Pangalawa, na tayo ay laging nagkaroon pagkuha ng mga suporta upang ang ating organisado na paghahanda ay lagi pang matibay. Pangatlo, na tayo ay may dala-dala. Equip tayo. Dahil gaya, halimbawa, punta ka sa gera, kailangan may armas ka. Kailangan equip tayo. Darating ang bagyo, dapat handa tayo. Yun ang kailangan. Pang-apat, na i-focus natin ang ating pag-isip. Focus your mind. Yun ang mahalaga. At panglima, iwasan natin ang mga substance abuse gaya ng alcohol, matikap, huwag muna. At pang-anim, na kailangan na magkaroon tayo ng kakain, ng balansi. At pang-pito, na maligo.
kasi yung iba, dahil maaga pa at may ulan naman, ay walang guli. Kailangan maligo. Para handa. At pangwalo, magbasa ka ng libro. Ang kasi ang lagi nating titingnan ang cellphone. Eh hindi yan nakakaburol sa pag-iisip ang cellphone. Magbasa ka ng libro upang ang buong puso mo at pag-isip mo ay maging malinaw. Pangsiyam, isentro mo sa loob mo na nariyan ang Diyos. At pangsampo, ikaw ay huminga ng maayos at magpasalamat sa Diyos dahil ikaw'y binigyan ng biyaya. Sinasabi pa sa ating ebanghelyo, ang nabigyan ng marami, managot sa maraming binigay ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, lagot ka. Lagot ka ngayon ng Diyos dahil maraming bigay sa iyo. Winaldas mo ang binigay ng Diyos sa iyo. Hindi mo ginamit upang magpupuri at magpupugay sa Diyos. Kinakailangan na lagi tayong handa. Kaya nga sa ating ebanghelyo ngayon, sinasabi sa Hebreo, ulitin ko, ay hayo makanim. Pero sa Hebreo, sa Griego, na istitimi, lagi tayong handa dahil ang Diyos ay nariyan lang. Ngunit nabaliwala sa buhay dahil tayo ay nalilito. Tayo ay nalibang sa ibang bagay. Dapat focus tayo sa Diyos. At sa Diyos tayo magmahal ng tunay. Ang atin parang Santo Papa bukas magpalabas siya ng isang encyclical na para sa Sacred Heart of Jesus. At ang title po sa kanyang encyclical na pang-apat na encyclical na mahalaga ni Pope Francis, Dilixit Nos, ibig sabihin, minahal kanya. Sino pong nagmahal? Ang ating pong Hesus Nazareno. At dahil mahal tayo ng pong Hesus Nazareno, dapat mahalin din natin siya ng tunay sapagkat mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalig tayo sa Diyos Ama habang inilahad natin sa Kanya ang ating mga pangailangan at mga pagkabalisa sa buhay. Atin pong itutugon, bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Bigyang lakas mo kami ng aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang simbahan naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na nagpapatnubay sa pandaigdigang kaganapan, manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga pinuno at manggagawa ng gobyerno na may maging tapat sa kanilang tungkulin at maging laging handa magbigay sulit sa kanilang gawain, hindi lamang sa tao, kundi lalo na sa Diyos, manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga kabataan naway maging matyaga sa gawain at pag-aaral at manatiling umaasa sa isang magandang kinabukasan, manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga naghihingalo naway tumingin kay Kristo ng may pag-asa at nagbabalik loob sa pananalig, manalangin tayo. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga tapat na yumao naway magdiwang magpakailanman sa kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos, manalangin tayo. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan.
Panginoon, sa iyong karunungan, nalaman mo ang oras at ang araw. Huwag mo nawang hayaang maging sarado ang aming mga puso sa iyong pagdating. Sanhi ng aming pinagkaabalahan. Ngayon namin ito, mita ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Sa iyo muling ihahain sa kabutihan mo, ngunin at tanggapin alay sa iyo. Masasalamat ng tumayo po ang lahat. Manalangin niyo, batido pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin na mga alay na iyong bigay upang kami dalisay ng iyong pagmamahal sa paglingkod namin ngayong ginaganap. Ang banal na pagdiriwang sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naman kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming mahiyag kahit ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin yung pinakahirapan sa mga taning anak namin na mahal. Kahit isa namang helsisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ni Espiritu ng banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlahin may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo inapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaisa
ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niya ang San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, San Juan Capistrano, ni San Roque, ni San Rince Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na muhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumas sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kami paan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay mo kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sapa sa Diyos ang mabuting gawin at manantanglitas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtay. Sa harap ng Diyos manatagpuan, maging matiyag ang paghintay sa Kanya.
mong kaingitan ang kumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Masaka sa Diyos ang mabuti gawin at manan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at harap mo ay makakamtan. Available na po ang ating mga All Souls envelopes. Sa mga nagnanais, maaari na kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Gawin mong sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pangalan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Pong Jesus Nazareno. Kami nga narito, kami naugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin na linggin ng Pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng mga nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong tayo sa kapwa natin mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain ka pa ng Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain ka lagi ng Pong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat na naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin, naway ang Diyos ay magbigay sa inyo mga pagpapalang siksikliglig at nag-uumapaw. Dapat lagi tayong handa sa pagkilala, pagpansin, pagmamahal at paglilingkod sa Diyos na dumating sa ating mga puso. Ngayon na po ang puspas. Mangyari po lamang itas bagya, mga ibagay ang puspas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inaayos mo sa cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan, nagsusumamo sa makamtanawa nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pangitan ng binisyon nito na maalala ng pangako ng sabinyag, na ikaw ang iibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, pinipintuo pa namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
nuestro Padre Jesús Nazareno, tinaralan ama kami. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ikonwalati at amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, tinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ikonwalati